Biyahe sa pagandian, wala pa po yung tulog. Yes. Hindi pa lang alam. Oh, galing pa yan sa biyahe, yan si Pres, grabe, no? So, salamatan talaga natin. So, let's all welcome our president. So, palakpakan natin. Let's all welcome our president. Christian Aero. Yes! Hi. Hi, Pres. Kamusta kayo? Kamusta? Good evening. Ano, supreme morning. Kamusta kayo? Supreme morning. Good morning, Pres. Guys. Wala lang, binibilang ko kayo. Bilangin mo ko, Pres, ha? Bilangin mo daw. Kasama kami, Pres. Magkakasama pala sila. Okay, yes. So, actually, ano magagawin ko dito, Doc? Ba't mo ako dinala dito? Fire up lang yung mga bago natin, like si Sir Efren. May mga bago tayo dito, Pres. Yung si Sir Efren, si Sir Ernesto, si Sir Ernesto, ayan, sino pa ba? Si Gilbert, si Sir Matt. Joel, si Matt. Yun po yung mga bago natin, Sir. Okay, welcome, welcome, guys. Welcome to Supremacy. Hello? Yeah. Ano ba yung W? And ang majority members, you know, and yung iba ngayon, mga bago. First yes, time po. First time? Yung iba? Oh yeah, first time makita kayo po. Yes po. Ayan, hi. Okay. Ay, di na siguro ako papakilala kasi feeling ko, kilala niya naman ako majority. Sabi niya. lahat ng SBP. Oh, madalas pinapakilala naman ako, ano daw ako, 100% Filipino. Siguro I would like to welcome yung mga bago to the company, okay, especially to the team of Supremos, our successful Supremos. Welcome kasi siguro one advantage that you'll be joining this business is nakon tayo sa magandang team, okay? Yes. And sabi nga nila, to be successful in this kind of business daw, dalawa lang daw yan eh. Either pinabayaan mo yung sarili mo, kung ba't hindi ka daw kikita ha, dalawa lang. It's either pinabayaan mo yung sarili mo or pinabayaan ka nung nagpasali sa'yo. Well, in this case, kasi ang pinaka-advantage niyan, kahit pabayaan ka nung nagpasali sa'yo, nandiyan yung upline ng upline mo, yung upline ng upline ng upline ng upline ng upline mo, up until kay Sir Art, pati kay Sir K, kay Doktora, okay, na they will be willing to assist you guys. So, ibig sabihin, ang reason na lang kung if ever man possible na hindi ka kumita sa Supremacy is it will fall because hindi mo siya sineryoso, most likely. Tama? Okay? Tama. Kasi feeling nga naman majority dito and especially mga uplines na nandito ngayon, I feeling ko they are more than willing to help the whole team. Minsan nga kahit crossline, kahit di naman nila downline, dahil naging part ka ng team na successful sa Supremos, kahit yung mga existing leaders, kahit hindi mo downline, kahit hindi kanya under ng organization mo, willing to help sila. Tama, no? Okay. Yes. And, ito lang kami nagpapa-interview ng check. Payout niya kasi ito eh. Well, okay, dito pa kami sa office. So, ay, hindi ka pa pala kauwi, Pres. Akala ko napauwi ka na. Pa, may last meeting pa kami kasi may bago tayong brand ambassadress. So, abangan nyo, meron tayong mga bago promote ng products natin. Okay, and siguro yun lang. Siguro I'll be giving siguro short tips siguro para dun sa mga luma and para dun sa mga bago, especially you are going to start this kind of business. And sabi nga nila, dahil first time mo to, most likely, hindi mo alam yung gagawin. Tama ba? Okay, so, advantage with siguro kami ng BODs and together with your uplines, we've been doing this kind of industry for more than 10 years na. Okay? So, ibig sabihin, experience-wise, maaasahan mo kami. Okay? Sabi nga nila, kanino ka daw magtatanong? Dun sa nakapunta na sa gusto mong puntaan o dun sa hindi pa? So, ibig sabihin, we will be more than available to help you, to teach you, to guide you step by step. Okay? Hindi lang yung mga uplines nyo, kami rin na mga BODs, mga may-ari. The advantage kasi, nag-network kami. So, ibig sabihin, yung pagdadaanan nyo, okay, most likely pinagdaanan na namin. And most of the time, especially when we were starting, marami kang may na-experience na mali. Okay, maraming, kasi hindi naman yung laging ups eh.
Okay, madalas babagsak ka, madalas may hirapan ka, madalas magugutom ka, magpupuyat ka, mapapagod ka. Kasi yung ginagawa mo is negosyo eh. Okay? And when you say business, kailangan mo siya talagang bigyan ng time. Kailangan mo siya bigyan ng effort para lumago. Okay? Kasi wala namang business, di ba, na overnight, kinabukasan, mayaman ka na eh. Okay? So, what you're doing right now is a business. So, meaning to say, kailangan mo siyang aralin. Kailangan mo siyang gawin. Kailangan mo siyang bigyan ng oras. Kailangan mo mag-sacrifice in order for you to be successful. The good thing naman, when you become successful, syempre yung result na kapalit niyan, bayad lahat ng pagod mo. Okay? Unlike the traditional employment. Okay? Kasi majority sa inyo, feeling ko nag-work pa rin up until now. Sad to say, yung siguro yung goal mo or yung plano mo mangyari sa buhay mo, most of you baka hindi pa nakuha. If some, but not all. Okay? So again, the advantage lang na nag-network kami together with your Upline, sa experience na namin yung hirap eh. Na-experience na namin yung mga mali. Na-experience na namin yung mga maling decisions sa ginawa namin, yung mga choices na hindi pala tama, yung mga feeling namin na magiging effective pero di pala, yung mga sistema, okay? Yung mga, for sure, marami kami na-experience na mali. Kahit I myself, I've experienced a lot of things na nagpabagsak sa akin. Okay? So, hindi kami laging mayaman. Hindi kami laging successful. So, parang traditional business, lagi yan may pinagdadaanan na trial and error. Okay? The advantage lang, again, pinagdaanan na kasi namin yun eh, together with your uplines. Okay? Yung mga uplines mo, ilang beses na bumagsak yan. Ilang beses na yan, nagkaroon ng grupo, nawala. Okay? Nagkaroon ng mga leaders, tapos tumigas yung ulo. Okay? Nagkaroon ng mga pasaway, na experience namin ma-handle lahat. So, ibig sabihin, syempre, yung advantage nun, we have the experience. So, ibig sabihin, ang ituturo namin sa'yo, tama kaya o mali? Okay? So, most likely, hindi namin tuturuan ng mali. Okay? Kasi, syempre, negosyo ka namin eh. Okay, simple lang. Kapag tinuruan ka namin ng mali, hindi kikita yung upline mo. Pag hindi kumita yung upline mo, hindi kita yung upline niya. Pag hindi kumita yung upline niya, hindi kikita yung pinaka-upline and upline. And for short, pati kami hindi kikita. So, ibig sabihin, the advantage sa pinagdaanan namin lahat ng mali, hindi na namin siya ituturo sa'yo. Kaya nga sabi namin, di ba, yung golden rule na tinatawag, your upline is always right. Diba? And if you think your upline is wrong, okay, go back to number one, your upline is always right. Okay, so ibig sabihin, hindi naman kami Diyos dahil feeling namin lagi kami tama. Di ba, hindi kami manghuhula na alam namin yung mangyayari sa kinabukasan mo. Mas matagal lang kami sa'yo, mas marami lang kami pinagdaanan na mali, na syempre, hindi na naman siya ituturo sa inyo. Okay, ang advantage na nag-start kayo ngayon, you're starting together with the team. So, ibig sabihin, hindi ka nagsisimula mag-isa. Unlike nung nag-start kami lang umpisa nun eh. Okay, nung nag-start kami, especially yung mga uplines yun, nung nag-start sila sa kahit sa previous company nila, medyo mahirap kasi nga, trial and error. Magiging effective ba itong gagawin kong sistema? Pupunto kaya itong ganitong plano? Pag ganito ba ako nag-invite, sasama yung invite ko? Pag ito ba sinabi ko dun sa client ko, magpipayin? So, it consists a lot of, siguro pagkakamali, bago namin na perfect. Okay? And actually, up until now, nagkakamali pa rin kami. Okay? The advantage lang, mas less na siya. So, ikaw, na bago ka, wala kang idea, hindi mo alam kung paano siya sisimulan. Literal na, alam mo yun, lost ka kasi, para sa akin ba kaya itong negosyo na to? Yan yung mga questions mo ngayon eh. Magiging successful ba talaga kaya ako? Magkakakotse ba talaga ako? Yan yung mga tanong din namin nung nag-start kami. Okay? Ang advantage lang, again, para sa'yo, mga bago, especially dun sa mga kakasali lang, especially dun sa mga bagong kinig sa akin. Dahil kami, na na-experience namin lahat ng mali, papaiwas ka na namin doon. Diba? Halimbawa sa daan, kung lagi kami dumadaan dun sa daan na yun at alam namin kung saan yung lubak, kahit nakapikit kami, kaya naming iwasan eh. Ang maganda dyan, nakasunod ka sa likod namin. So, ibig sabihin, pag nakita mo kaming kumaliwa, susunod ka. Kasi merong lubak. Di ba? Hindi yung dadaretso ko pa rin. Okay, so, ibig sabihin, ang gagawin mo lang in order for you to become successful ngayon, hindi mo na kailangan pagdaanan yung trial and error. Ang kailangan mo na lang gawin ngayon, eh sumunod kay upline mo. Okay, sumunod kay Grand Uplines and pakinggan lahat. Okay? If you want to be successful in this business, another secret is to have the initiative. Okay? Ulitin ko, negosyo mo to.
So, ibig sabihin, you will only be successful kung ikaw mismo willing. Okay? Huwag kang mahiya, di ba? Huwag kang mahiyang magtanong, huwag kang mangulit kay upline, huwag kang mahiyang mag patindang training. Okay? Ibig sabihin, lahat ng pwedeng ikaganda ng negosyo mo, you take that opportunity. Especially meetings like this. Okay? Kaya nga sabi ni Doktora, if okay lang daw ba na mag-meet and greet ako sa inyo, sabi ko, walang problema kasi especially you guys that you are starting, you must grab this opportunity. Gusto ko, ma-realize ko kung gaano kayo kaswerte kasi meron kayong ganyang upline, di ba, na kahit ganitong oras na, okay, they are willing to spend their time na kung tutuusin, sa totoo lang, pwede naman hindi na nila gawin to eh. Why? Kasi nung sumali kayo, kumita na sila eh. Tama, mali. Diba? Sa totoo lang, especially dun sa mga bago, nung nagbayad ka, nung sumali ka, nung nag-encode na nung account, kumita na sila eh. Kumita na yung upline mo eh. Kumita na yung upline na upline mo. Kumita na sila grand upline. Pero bakit ka nila tinutulungan pa? Bakit ka nila kinukulit umatend ng meeting? Bakit ka nila kinukulit umatend ng training? Okay? It's order for you na kumita ka. Okay? So in that part, bakit sorry. Okay, alam mo yung salita. Okay. So in that part, I want you guys to be thankful. Okay, be thankful to your uplines, especially kila grand uplines. Kasi bihira lang yung mga uplines na kiset up ng ganitong klaseng meeting. Bihira lang yung mga uplines na pag may napasali na, pipilitin yung yumaman yung napasali niya. And sabi ko nga, the good thing with Doktora and Sir Art, nag-uusap kami kasi kanina, okay, they are setting this, ang tawag namin dito is track record. Okay, ang gusto nila, lahat ng members ng Successful Supremos, if not all, kahit 90 to 80%, lahat kumikita. Okay, and nag-decide kasi kami kanina, sabi namin, ang gagawin namin, kung kaya natin gawing 100%, yun yung pinaka-goal. Okay, kasi unlike other, para lang at least aware kayo, unlike other networking companies, especially kung may nasalihan na kayo before, may narinig na kayo ibang kumpanya, most of those companies kasi, out of 100%, ang kumikita lang dun is 10 to 20%. And you are very privileged enough kasi yung grupo na sinalihan nyo, 80% dito kumikita eh. Nagets? Okay? Bukod sa company natin, kasi hindi na question yung Supremacy International kasi the company's marketing plan pa lang, it's very prestige enough na wala talagang lugi eh. Although kasi ang pinag-uusapan natin dito is yung team nyo, yung grupo. Okay? Kasi pagdating sa team, and especially dito, sa Successful Supremos, ang naging goal nila, gusto nila, hanggang pinakababa. Narinig nyo to eh, no? When you say network marketing, sabi nila, ang kumikita lang daw, nasa taas. Diba? Ito yung common notion na sinasabi ng mga tao. Pag nahuli ka daw, hindi ka kikita. And we are trying to break the record. Kasi kausap ko si Doktora kanina, ang sabi niya sa akin, press ng vision ko, 100%, gusto ko lahat ng members ng Successful Supremos kumikita. Okay, so sabi ko, grabe yon. And kasi right now sa Supremacy, nasa 80% pa nga lang kami. And gusto niya sa grupo niya is 100%. Okay, so doon pa lang, sabi ko, sige, I'll meet the team. Kasi I want to be part of this breakthrough, kung tawagin. Okay, kasi sa totoo lang, pag nagawa ng team nyo yun, 100% kumikita. You are not just making results. Okay, you are making a history. Kasi walang grupo sa networking ang nakagawa nun. So, ibig sabihin, pag kayo yung unang nakagawa nun, grabe yung pride na mangyayari sa buong grupo nyo. And you will attract more clients. Kasi when you compare your team to other teams or other companies na lang, okay, siyempre mas pipiliin ng tao bakit sila sasali sa inyo. Okay, kasi ito yung most, lastly, no, ganito yung question eh. Sabi nila, in order for you to get clients or for you personally to be successful in this business, ang unang tanong mo, bakit ka daw mag-networking eh? Tama. And there are a lot of reasons. Okay, kasi sabi nga nila, sa networking, ito daw yung pinakamahirap na madali. Okay? Kasi lahat daw mahirap. Empleyado mahirap, traditional business mahirap, di ba? Mag-artista mahirap, mag-politiko mahirap, or lahat ng options mo to earn money, lahat yun mahirap eh. Pero sa lahat daw ng mahirap, yung ginagawa mo ngayon, yun yung pinakamadali. And this is discussed during the trainings, during the NDO. Tama? Okay? Besides that, kung bakit ka daw mag-networking? Yun yung reason. Second, bakit mo daw pipiliin si Supremacy International? Kasi maraming networking company, there are actually
almost 10 to 20,000 networking companies, not just here in the Philippines. There are a lot of companies internationally and worldwide. Okay, so ibig sabihin, marami kang options, pero bakit mo pipiliin si Supremacy International? Okay, so bukod sa marketing plan natin, bukod sa products, bukod sa ganda ng opisina, bukod sa pogi ng may-ari, bukod sa ganda ng sistema. Bukod daw sa sobrang gandang vice president. Andito. Hi guys. Hi daw po, sabi ni VP. So sali daw siya sa pagyayabang ko. Medyo ko lang. Okay, kidding aside, bukod sa lahat ng kinaganda ng company natin, di ba? Okay, compared to other companies, the next question would be, why would you be joining Successful Supremos? Bakit etong team na to yung sasalihan mo? Okay, and yun nga yung sinasabi ko, compared to the other groups, eto lang yung group na ang gusto nila is 100%. Diba? Walang imang ganun. Okay, so yun yung pinaka-advantage nyo. Second is you have very successful grand uplines, diba? Si Sir Art and Doctora, diba? Doctor na upline. So, sobrang daling in-network niyan kasi pag pinakilala mo pa lang yung upline mo, the credibility is there. Diba? Yung client mo, mahihiyang hindi sumali. Diba? Kasi nga, doktor eh. Diba? Isipin mo, pag yung client mo, sige, pag nagkasakit ka, sumbong ka niya sa ibang doktor. kidding aside, yung credibility, yung skills, okay, yung tenure nila, yung tagal nila sa ginagawa nilang negosyo, yung result na nakuha nila, yung success na nakuha nila, diba? That is sufficient enough para i-guide ka, para maging successful ka. Okay? So, lastly, bukod sa upline, bukod kay Grand Upline, syempre yung tao nagpasali sa'yo. Okay? So, yung tao nagpasali sa'yo, I've seen the commitment of the whole members ng lahat ng nandito. So, I'm very proud of the team. Okay? At the same time, nakita ko yung mga leaders, yung mga generals, yung mga haligi ng grupo na to. They're all willing to commit kahit cross-line, upline, downline. Diba? Kahit nga ibang grupo, tinutulungan nila. So, doon kami very thankful. Okay? Kasi yung napasa na na culture na nagawa nyo, okay, sobrang professional. Okay? And at the same time, talagang maganda yung sistema na ginagawa nyo dito. Okay? So, that said, okay, feeling ko naman, ngayon, after natin mag-usap, medyo na-convince ka na nasa tamang upline ka, nasa tamang grand upline ka, nasa tamang grupo ka, nasa tamang kumpanya ka na, and nasa tamang industry ka. Okay? So, ibig sabihin, lastly, to finish this off, lahat tayo ang goal natin magkaroon ng success. Lahat tayo ang goal natin magkaroon ng result. Lahat tayo, na from what we are right now, we have different goals, and lahat tayo gusto natin makuha yung goal na yun. Eh. Okay? And congratulations, kasi you being part of this company, okay, 100% sure na mangyayari na siya. Again, kung ano yung pangarap mo, yung goal mo, yung resulta, yung gusto mo makuha ang kotse, gusto mo makuha ang bahay, gusto mong checkihin, gusto mong laki ng grupo mo, 100% sure ako, mangyayari na siya. Okay? Kung ano man yung meron kami ngayon, kung gusto mo itong makuha, kaya mo siyang makuha. Again, kung ano yung meron kami, 100% mangyayari sa'yo. Bakit? Kasi yung present ko, okay, ito yung lagi ko sinasabi, yung present ko, ito yung future mo. Okay? Yung present ko, kung anong meron akong resulta, kotse, bahay, pera, grupo, and everything. This is your future. Bakit? Kasi yung past ko, yan yung present mo eh. Again, yung present mo ngayon, ganyan ako before. Kasi paano ba ako nag-start? Okay, nag-start kami, ganito lang din. Nakikinig dun sa speaker, nakikinig dun sa may-ari, wala kaming kotse, wala kaming cheque, wala akong downline, pero ang sabi ko, gusto ko maging kagaya nun. Nung nagsasalita sa harap, tapang Zoom nung time namin kasi walang COVID. Okay. Pero nung nagsistart po kami, ganun din. Nanonood kami dun sa speaker sa harap ng stage. Ang gusto lang namin maging ganun. And true enough, eventually, after 6 months, 1 year, nagkaroon kami na result, kumita kami. Tapos na-meet ko naman yung mga top earners, yung mga grand upline. Sabi ko, gusto ko maging 01, gusto ko maging upline, gusto ko maging leader, gusto ko maging superstar, kung tawagin. Naging top earner. And true enough, after ilang years na ginagawa ko yung network, naging top earner ako. I've been to different companies. I've been top earners. And hanggang sa na-meet ko yung different owners ng iba-ibang company, na-meet ko may mga may-ari.
Ang sabi ko sa sarili ko, gusto ko maging may-ari. Okay. And then, true enough, after ilang years ko sa industry, I've created my own company, di ba? Na eto ngayon yun, and we are a fast-rising company. Actually, we are being acknowledged by different organizations na sobrang ganda daw ng supremacy. So, again, baano siya nangyari sa akin? Okay? Yun yung nangyari before eh. But when I started, ganyan lang din ako, nakikinig, nayayabangan dun sa nagsasalita, di ba? Nagtataka ako kung kailan ako magiging gano'n, naiinggit, di ba? But eventually, sabi ko, sure siya na mangyayari sa'yo. Kasi from point A, this is where you are starting right now, you're going to point B. Okay? Ito yung ending. And lahat daw tayo makakarating from A to B. Okay? The only question is how fast? Gaano kabilis? Kasi lahat tayo ngayon, sabay-sabay tayo nasa A. Pero hindi tayo sabay-sabay makakapunta sa B. Kasi yung iba sa atin, the way we do the business, tumatakbo. Mabilis. Okay? The way we do the business, nakamotor yung iba. Okay? Yung iba, naglalakad. Yung iba, gumagapang. Yung iba, gumugulong. Yung iba, naka-Ferrari, naka-sports car, iba, naka-helicopter. Kaya may iba-iba yun eh. Nakadepende daw yung bilis mo on the effort na binibigay mo. On the sacrifices. You have 24 hours for the whole day. Ilang oras dyan ang binibigay mo sa supremacy. Kung 5 minutes to 10 minutes lang, syempre, matagal bago ka makarating. But again, you will arrive to the point B. Karating ka dun. Kahit sobrang bagal, after 10 years, magiging successful ka. After 20 years, magiging successful ka. Compared to the others, yung iba, ginawa nila 1 year. Yung iba, ginawa nila 6 months. Yung iba, ginawa nila 3 months. Yung ibang mga leaders natin, 2 months lang. Bakit? Kasi nakadepende yun sa vehicle na ginagamit mo. Yung vehicle, that is your drive. That is your effort. That is your passion. Tama? Kasi sa totoo lang, with this kind of business, in a matter of weeks, kahit nga isang buwan siguro eh, you can become successful. Kasi I've seen people, in a matter of a month, nagkaroon ng resulta. Nagkaroon ng malaking cheque. Okay? So, anong difference mo ba sa kanila? Question, ano bang difference mo ngayon na nagsustart ka sa amin? Wala naman eh. Sa totoo lang, ano bang meron ako na wala ka? Diba? Kami po guys, especially yung mga apply so para maintindihan ng mga bago. Kasi ang laging sinasabi, nauna ka eh. Magaling ka na kasi. Ang galing mo kasi magsalita, may skills ka, hindi namin kaya yung ginagawa mo. Diba? Again, when I started, ganyan po ako. Mahiyain, di marunong magsalita, di marunong magsulat ng pabaliktad, di nagpapawisan, hindi marunong tumayo sa harap ng stage. And sa totoo lang, wala po kaming iniinom na bato para maging super Darna, di ba, na networker. Walang ganon. Okay? Kasi, kung ano yung meron ako, meron ka din eh. Ilan mo ako? Dalawa. Ilan tayo ako? Dalawa. Ilan kamay ko? Dalawa din eh. Diba? Mas malaki lang yung ilong ko sa'yo. Pero, biro lang. Pero, diba? Ang point ko, meron ka din eh. Wala po kami special powers. Hindi po tatlo kamay namin para maglatag ng tatlong client. Dalawa lang. So, ibig sabihin, yung capability namin, yung reach namin, yung nagawa namin, kaya mo rin gawin. Parehas tayong tao. Ibig sabihin, lahat ng meron kami, kaya mangyari sa'yo. It's just a matter of how you really want it. How are you committed? Okay? And how are you willing to give the effort, to spend the time, to learn the business, okay? And to do what is needed to be done. Okay? So, with that, guys, thank you for listening to me. Okay? Ang dami kong sinabi, di ba? Okay? And again, I want to congratulate the whole team. I want to congratulate your grand uplines, okay? So, you are creating a very successful environment and I am very happy, guys. Okay? Kasi sabi ko nga, hindi na kami yung bida dito, eh. Okay? The next in line is ikaw na. Okay? Kasi imagine, you are going to create this kind of meeting sa mga downlines mo. Darating yung point, ikaw na yung nagsasalita ng ganito. Okay? Ang maganda, pwede mo kong i-request. Diba? Press! Meron na akong sariling grupo, madami na din kami. Pwede ka din mag-share? Pwede po. And I am very proud para gawin yun kasi especially kayong nandito ngayon, I am looking forward for you
creating your own meeting like this one, then i-meet and greet ko lahat ng bagong members. Okay? So dahil nauna kayo and you are kung tawagin, you will be the generals of successful supremos, 'di ba? Kayo yung magiging haligi. Okay? My commitment is extended up until you guys. Okay? So antayin natin yung time. Gusto ko makita yung time na, 'di ba? Sabihin mo kay Doc, Doc, pwede ba nating i-request si Press kasi meron akong ganito kalaking grupo, mga, 'di ba? Tapos ikaw naman yung gagawa ng ginagawa ni Doktora. Tapos kami ni Doktora at ni Sir Art, kami lang yung mga guest speaker mo, 'di ba? Pero ikaw yung grand upline, 'di ba? May sarili ka ng team under you. So that would be the vision. Yun yung gagawin natin next in line. Okay? So I'm very excited. Sino kaya dito yung unang gagawa nun, 'di ba? Yes, kahit sino kaya? Well, I'm ready to commit myself. 'Di ba? Kahit 15 lang na downlines mo. Create your own team, kausapin natin, motivate natin. Okay, then let's share them the vision. And, yun. Okay, so guys, thank you. Thank you, Press! Thank you! Look forward to seeing you in the office. And, okay, God bless, good night. Welcome sa mga bago. Doc, thank you, ha. Go ahead. Thank you, po, thank you, Press! Thank you, po! Thank you, po! Thank you, po, Press! Doctor, don't...